mga pinakamainit na balita, pinakahuli sa malalaking isyong pinag-uusapan, at kawing-kawing na mga ulat ng inyong mga kaserbisyo mula Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo. Nakahain na ngayong tanghali sa Headline Ngayon! Hindi po tayo naghahalumbog na mga gamit po dito. May partikular po tayong hinahanap ng mga tao. Ayaw natin patagalin ito. Bakit hindi na lamang po tayo tulungan na kumbinsin na sumuko na itong sinakimuloy at iba pa. Baka matapos na po ito. Parang totoo yung intelligence report na nabigay sa akin in confidence sa isang kaibigang pulis na ang pakay talaga dito is to stay here and to turn KOJC into ruins. Panawagan namin sa mga ahensya, dapat mabilis yung mga kaso pag hindi na file at hindi ma-hear ng korte, hindi makakapag-issue ng hold departure order at makakaalis ulit sila. Importante pero silang reasonable ground to believe na nasa loob yung kanilang gustong arestuhin. Gaano sila katagal doon, depende na yun kung gaano kahirap halughugin yung lugar. Sa headline ngayon, kapatid ni Bamban Tarlac Mayor Alice Go na si Sheila Go nakasalang ngayon sa Senado. Sheila Go kinumpirmang nakapuslit ng bansa sakay ng isang maliit na bangka. PNP nagsasagawa na umano ng drilling o pagbubutas ng Cathedral ng Kingdom of Jesus Christ para mahanap ang puganting si Pastor Apollo Kibuloy. Pagpapatupad ng bagong tollway guidelines, iniurong. Isa patay, dalawa nagtamo ng third degree burns sa pagsabog sa loob ng isang barkong nakadaong sa pier sa Maynila. At Nation's girl group na Bini nasa South Korea na. Nagbabalita, nagseserbisyo, si Jonathan Maestrado sa Headline Ngayon! Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Jonathan Maestrado at sa detalye ng mga headline ngayon. Mga kaserbisyo humaharap ngayon sa Senado ang kapatid ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go na si Sheila Go sa nagpapatuloy na pagdinig kaugnay pa rin sa usapin ng ilegal na pogo. Sentro ng investigasyon ang issue ng pagtakas ng dating alkalde at mga kapatid kung saan inaalam ang posibleng kasabwat ng mga ito sa pagpuslit palabas ng bansa. Sa kanyang pagsalang sa Senado, inamin ni Sheila na kasabay niyang umalis sa bansa ang kapatid na si dating Mayor Alice Go at Wesley Go. Kwento ni Sheila, may sumundo sa kanila sa farm sa Bamban Tarlac tsaka sila ibinyahe ng ilang oras. Nakalis-anya sila sa bansa sa pamamagitan ng pagsakay sa isang fishing boat. Bagamat hindi natukoy kung saan pantalan sumakay, sinabi ni Sheila na nakatatlo sang salin sila ng pagsakay sa bangka bago makarating sa Malaysia. Sinabi naman ng mga ahensya ng pamahalaan na posibleng mula sa Zamboanga hanggang sa Tawi-Tawi sumakay ng bangka ang magkakapatid na Go papunta sa Malaysia. Ayon naman sa PAOK, posibleng nanggaling din si na Go sa Zambales. Headline ngayon! Nanawagan si Senate Ways and Means Committee Chairman Sherwin Gatchalian sa mga ahensya ng gobyernong bilisan ang pagsasampa ng kaso laban sa kapatid ni dating Bamban Mayor Alice Go na si Sheila Go at incorporator ng ilegal na pogo sa Porok, Pampanga na si Cassandra Lee Ong. Sa panayampo ng programang Gising Pilipinas, sinabi ni Gatchalian na hindi malayong makaalis muli ng bansa ang dalawa at makatakas sa pananagutan sa batas kung hindi makapagpapalabas ng hold departure order ang korte. Inirekomenda rin ng senador na kanselahin ang pasaporte ni Sheila Go na una na anyang nadiskubring may Chinese passport. Dapat din anyang pag-aralan ang mga pwedeng pagbatayan para makansela rin ang pasaporte ni Cassandra Ong. Hopefully itong hearing ngayong araw na ito ay ang kalalabasan nito ay yung mga filing ng cases laban dito sa mga taong. Opo. Ito nga panawagan namin sa mga ahensya, dapat mabilis eh. Kasi yung mga kaso, pag hindi na file at hindi ma-hear ng korte, hindi makakapag-issue ng hold departure order at makakaalis ulit sila. Headline ngayon!
Mananatili po mga kaserbisyo sa kustodiya ng kamara ang incorporator ng ilegal na pogo sa Porok, Pampanga na si Cassandra Leong hanggat hindi natatapos ang pagdinig ng House Squad Committee sa mga krimeng iniuugnay sa pogo, ilegal na droga at umano'y extrajudicial killings ng Administrasyong Duterte. Sa panayam po ng programang Gising Pilipinas, sinabi ni House Committee on Human Rights Chair Bienvenido Abante na inaasahang magbibigay linaw si Ong sa ilegal na operasyon ng Lucky South 99 Pogo Hub. Inaasahang matatalakay din sa pagdinig bukas ang usapin ng Peking Birth Certificate at pasaporte. Pinag-aaralan naman ng mga komite kung iimbitahan din ang kapatid ni Alice Go na si Sheila Go sa pagdinig. Naman na, atili po sila dyan. Until such time na matapos po ang aming investigasyon, until such time na maprosecute na ang dalawang ito. Ang presensya po ay Cassandra Ong sa aming hearing bukas ay napakahalaga sapagkat dito ay ma-assertin po namin ang nature ni Attorney Roque's ties with Lucky South 99 na itinatanggi niya. Headline ngayon! Muli namang nanindigan ang mambabatas na hindi political harassment ang pagdinig ng House Squad Committee. Nagbabala rin ang mambabatas na muling ipakukontem si Attorney Harry Roque dahil sa kanyang mga pahayag laban sa kamara. Headline ngayon! Nanindigan po ang NBI Director na si Jaime Santiago na nasunod ang lahat ng proseso hinggil sa kustodiya ni Cassandra Leong. Ito'y matapos pong questioning ng abogado ni Ong ang pagdetene sa kanya kahit wala pang ipinapalabas na warrant of arrest ang korte. Sa panayam po ng programang Kabayan, sinabi ni Director Santiago na matapos ang pagdinig sa Kongreso ay inaasahang ibabalik sa Senado ang dalawa hanggat hindi pa nakapagpapiyansa. Iginiit ni Santiago na bailable ang mga kasong kinahaharap ni Ong at Go. Inaresto po siya ng namin by virtue of warrant of arrest issued by the Congress. Mayroon siyang mga nakita commit na crime, continuing offense. So subject po siya sa immediate arrest at ipinresenta po namin sila sa inquest proceedings. At anytime today or tomorrow, lalabas po ang resolution okay kung sila ba ay arestado o hindi. Headline ngayon! Mariing itinanggi ng Malacanang na may kaugnayan si Pangulong Marcos Jr. sa Pogo kasunod ng inilabas na larawan kung saan magkasama ang negosyanteng si Cassandra Leong at ang presidente. Nagbabalita at nagseserbisyo mula sa Malacanang si Christian Yusores. Christian. Jonathan, inamin ni Special Envoy to China Benito Tetsiko na totoo ang inilabas na larawan ni Attorney Ferdinand Tupaso kung saan magkasama sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at ang kontrobersyal na negosyanteng si Cassandra Leong. Pero paglilinaw ng opisyal, kinuha ang larawan noong 2020 kung saan kasama niya ang noong hindi pa presidenteng si Marcos habang kumakain sa isang restaurant sa Pasay. Lumapit umano sa kanila ang may-ari ng establishmento para magpakuha ng larawan kasama ang ilang guests pero wala niya siyang alam na kabilang sa mga bisita ng may-ari si Ong. Kasama rin sa nasabing larawan sina PAGCOR Director Jose Maria Ortega, dating Customs Official Noel Patrick Prudente, retired General Noel Estanislao at isang Mr. Wu na may-ari umano ng Pogo. Kinabulaanan ni Tetsiko na may ugnay ng Pangulo at First Lady sa mga Pogo taliwas sa pinalulutang ng kampo ni Ong. Hindi anya patas para sa patuloy na pagsikap at pagtatrabaho ng Pangulo ang mga ganitong uri ng akusasyon na walang malinaw basehan at pawang gawa-gawa lamang. Kaservisyo mo sa Malacanang. Christian Yusores para sa Teleradio Servisyo at Radyo 630. Maraming salamat, Christian Yusores sa Malacanang. Headline ngayon! Sa ibang balita, mga kaserbisyo, nagsasagawa na umano ng drilling o pagbubutas ang hanay ng pulisya sa Cathedral ng KOJC Compound sa Davao City sa patuloy na paghahanap sa puganting si Pastor Apollo Quiboloy. Ayon po sa legal counsel ni Quiboloy na si Attorney Israelito Torion, ito'y matapos makamonitor ang ground penetrating radar ng heartbeats o tibok ng puso sa underground bunker ng lugar bagamat pinabulaanan ito. Samantala, isinara ang bahagi ng CP Garcia Highway sa tapat ng KOJC Compound mag-aalas 10 ngayong umaga ay nakaharang ang hanay ng PNP sa kalsada. Naialis naman na ang mga nakaharang na sasakyan at heavy equipment ng KOJC members habang tuloy pa rin ang pagdarasal ng mga miyembro sa labas at loob ng compound. Headline ngayon!
Nanindigan po ang Philippine National Police na hindi aalis sa compound ng Kingdom of Jesus Christ hanggat hindi natutunto ng puganting si Pastor Apollo Kibuloy at iba pang akusado. Sa panayam po ng programang Gising Pilipinas, sinabi ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo na hindi sapat ang isa o dalawang araw para galugarin ang 30 ektaryang compound na napakaraming pasikot-sikot. Giit ni Colonel Fajardo, legal ang ginagawang paghahanap kina Kibuloy at nakahanda ang pulisya sa anumang isasampang kaso. Muli ring nanawagan ang PNP sa lokal na pamahalaan ng Davao na tulungan ang pulisya na kumbinsihing sumuko si Kibuloy. Naninindigan pa rin po ang PNP na we are still and we are continuously following po yung legal protocol. Hindi po tayo naghahalumbog na mga gamit po dito. May partikular po tayong hinahanap na mga tao. Ayaw po natin ito eh. Ayaw natin patagalin ito. Bakit hindi na lamang po tayo tulungan na kumbinsihin na sumuko na itong sila Kibuloy at iba pa. Baka matapos na po ito. We don't want to follow this more than necessary dahil unang-una, pagod na rin po yung mga kapulisan natin. Headline ngayon! Samantala, inihahanda na ng PNP ang isasampang kaso laban sa mga taga-suporta ni Kibuloy sa pananakit umano sa 6 na pulis. 18 miyembro ng grupo ang naaresto kasunod ng dispersal sa kanilang rally sa harap ng compound ng KOJC. Headline ngayon! Mga kaserbisyo para po sa Integrated Bar of the Philippines o IBP, pwedeng manatili ang pulisya sa compound ng Kingdom of Jesus Christ hanggat hindi naaaresto ang puganting si Apollo Kibuloy kung may makatwirang batayan na nasa loob ng compound ang kanilang huhulihin. Sa panayam po ng programang Gising Pilipinas, sinabi ni IBP National President Attorney Antonio Pido na batay sa rules of court, may kapangyarihan ang pulisyang pasukin ang isang lugar kung pinaniniwala ang naroon ang sisilbihan ng warrant. Nakadepende rin anya sa lawak at dami ng istruktura ang tagal ng paggalugad. Maaari naman itong hamunin sa korte kung may question sa operasyon. PNP may basehan. Wala pa po kasi sabi nyo nga po 30 hectares, that is 300,000 square meters. At saka may mga structures po sa loob. Basta ang importante po, meron silang reasonable ground to believe na nasa loob yung kanilang gustong arestuhin. Ngayon, kung gaano sila katagal doon, depende na yun kung gaano kahirap halughugin yung lugar. Wala naman po tayong basihan para sabihin na in bad faith sila. Eh, trabaho lang naman yung ginagawa ng pulis. Samantala, patuloy na binabantayan ng Commission on Human Rights ang mga posibleng paglabag sa karapatang pantao ng mga tauhan ng PNP at miyembro ng KOJC. Nagbabalita at nagseserbisyo si Marlene Padiernos. Marlene. Jonathan, sa gitna ito ng kaliwat ka ng mga ulat na tatanggap ng komisyon hinggil sa umunay paglabag sa karapatang pantao ng ilang miyembro ng Philippine National Police at ng KOJC sa nagpapatuloy na operasyon sa pag-iselbi ng arrest warrant laban kay Pastor Apollo Kibuloy at iba pang mga akusado. Nagpahayag din ng lubos na pagkabahala ang komisyon kaugnay sa mga ulat ng ilegal na gawain ng kapulisan at ng KOJC members. Dahil dito patuloy na hinihimok ng komisyon ng PNP na panatilihin ang maximum tolerance at iwasan ang maling gawi at di makatulungan pag-aresto. Inihikayat din ng komisyon ang mga miyembro ng KOJC na umiwas sa gulong na maaaring magdulot ng panganib sa lahat ng kasabayan ng paalala sa pananatiling sumunod sa patakaran alimsunod sa Batas Pambansa 880. Kaserbisyo mo sa Quezon City, Marlene Padiernos, para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo sa East 30. Maraming salamat, Mars! Headline ngayon! Nakabalik na po sa Buliluyan Port sa Palawan ang BRP Cape Engaño at BRP Cabra pasado alas 10 kagabi matapos hindi matuloy ang rotation and resupply mission sa Sabina Shoal dahil po sa pagharang ng mga barko ng China. Ayon po sa Philippine Coast Guard, 6 na barko ng China Coast Guard at 3 People's Liberation Army Navy warships ang iligal na humarang sa mga barko ng Pilipinas na magsasagawa sana ng humanitarian mission. Dahil po rito, bigong maihatid ng mga barko ng Pilipinas ang mga kinakailangang supply kasama ang ilang pagkain para sana sa mga tauhan ng PCG sa BRP Teresa Magbanwa kasabay ng pagdiriwang ng National Heroes Day.
Day. Headline ngayon! Pumalo na sa mahigit 1.3 milyong pasahero ang naitala sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX dahil sa long weekend. Nagbabalita at nagseserbisyo si Steve Ras. Steve? Jonathan, matapos ang long weekend ngayong Martes, ang muling pagbabalik sa trabaho at eskwela ng publiko. Gaya ng inaasahan ng PTEX, umabot na sa mahigit 1.3 milyong pasahero ang dumagsak sa nakalipas na isang linggo dahil sa long weekend. Sa datos ng PTEX, naitala ang may pinakamaraming pasahero noong August 22, kung saan umabot sa halos 200,000 pasahero. Sa uling datos naman ngayong alas 11 ng umaga, nasa halos 70,000 na ang foot traffic sa naturang terminal. Ayon naman sa pamuno ng PTEX, mahigit sa 30,000 pasahero ang naitala kaninang alas 8 ng umaga, kung saan lumagpas na anila sa inaasahang bilang ng mga dumagsang pasahero sa naturang oras. Servisyo mo sa PTEX, Steve Raz, para sa Teleradio Servisyo at Radio 630. Maraming salamat, Steve Raz, sa PTEX. Headline ngayon! At abangan ang headline ngayon sa Visayas ni Ani Perez. Float sa Pasigarbo sa Sugbo Festival bumangga sa 5 sasakyan at motor sa Cebu. Isa sugatan! At Nation's Girl Group na Bini nasa South Korea para dumalo sa Billboard K-Power 100 sa Seoul. Iyan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Headline Ngayon! Headline Ngayon! Headline Ngayon! 11:51 ng tanghali. Nagbabalik ang headline ngayon, ipinagpaliban ng Department of Transportation sa 1 ng Oktubre ang pagpapatupad ng bagong tollway guidelines na magpapataw ng multa sa mga motoristang dadaan sa mga expressway nang walang RFID sticker o hindi sapat ang load. Bago ito iurong, epektibo sana ang bagong guideline sa darating na linggo at 31 ng Agosto. Umaasa naman si Transportation Secretary Jaime Bautista na gagamitin ng mga ahensya at mga tollway operator ang 30 araw na pagpapaliban para maayos ang mga operasyon ng expressway at mapaigting ang public information campaign para sumunod ang mga motorista sa bagong alituntunin. Gawing-gawing na mga ulat sa headline ngayon! Kaugnay pa rin ng isinasagawang pagdinig sa Senado, lumutang sa pagdinig na posibleng dumaan rin si dating Bamban Mayor Alice Go sa Pangasinan habang papatakas ng Pilipinas. Nagbabalita at nagseserbisyo sa Senado si Robert Mano. Robert? Jonathan, para kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, naniniwala siya na posible na sa Pangasinan dumaan ang grupo ni Alice Go palabas ng bansa. Paliwanag ni Estrada, matatanda na noong una o pangalawang pagdinig sa Senado ay tinanong niya si dating Mayor Go kung may karelasyon ito ng politiko at sinabi na walaan niya, pero open book naman anya na mayroon at isang mayor sa Pangasinan. Sa Sual, Pangasinan anya ay may daungan doon at may natagap siya na report ang kanyang opisina na doon dumaraan ang mga Chinese nationals doon at posibleng mga empleyado noon ng Pogo sa Bamban. Kaya pwede rin anya na kumuha naman ng barko bangka doon paalis papunta sa ibang bansa dahil anya may kasabwat si Go at baka may tumulong o umalalay sa kanya sa Pangasinan kaya nakalabas ng bansa. Sa ngayon, ang tinatanong naman ay ang Philippine National Police kung ano ang teorya nito kung paano nakalabas ng bansa ang grupo ni Go. Kaservisyo mo sa Senado, Robert Mano, para sa Teleradio Servisyo at Radio 630. Maraming salamat, Robert Mano, sa Senado. Headline ngayon! Dismayado ang Kingdom of Jesus Christ sa isinasagawa umanong drilling sa kanilang compound kaugnay pa rin sa paghahanap sa puganteng si Pastor Apollo Kibuloy. Nagbabalita at nagseservisyo mula sa Davao City, si Ernel Tokmo. Ernel? Matapos ang dispersal at buksan muli ang National Highway sa Buhangin, Davao City kahapon, muli na naman itong sinara kagabi para maiwasan ang muling pag-okupa ng mga taga-suporta ni Kibuloy. Hindi na muling nakaporma ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, ngayong may mga nagbabantay pa rin ng mga pulis. Ayon sa legal counsel ng KOJC na si Attorney Israelito Torion, may mga sumabay umanong mga hindi miyembro sa gulo noong pinalis na mga KOJC members. Tuloy naman ang search operation kung saan binubutas umano ang bahagi sa loob ng compound malapit sa katedral. I'm trying to contact nga sana si General Torre because they are trying to drill na yung mga portions ng KOJC. Parang totoo yung intelligence report na bigay sa akin in confidence sa isang kaibigang pulis
na ang pakay talaga dito is to stay here and to turn KOJC into ruins. Samantala, umaasa naman ang mga residente at mga negosyo na mabuksan na ang highway at matapos na ang tensyon. Isa sa mga apektado ang gasolinahan na isinara na talaga kahapon at isang empleyado na lamang ang nagtatrabaho. Mahirap din sa ilang residente at riders dahil kailangan nilang maglakad ng malayo sa ilalim ng sikat ng araw. Ka-servisyo mo sa Davao, Hernal Tokmo para sa Teleradyo Servisyo at Radyo sa Espeta. Maraming salamat, Hernal Tokmo sa Davao. Headline ngayon! Inihahanda na ang mga kasong physical injury at child abuse sa isang pulis na nanghataw umano ng mga kalahok sa Pasigarbo sa Sugbo Festival sa Cebu. Nagbabalita at nagseservisyo mula sa FM Radio Cebu, si Clark Pasuwit Clark. Ayon sa mga biktimang minor de edad, kakagaling lang nila sa practice, kaya ang iba ay pagod at wala pang kain, kaya nahuli sila sa pagdating sa company call. Pero imbes na pakinggan ang kanilang paliwanag, pinagpapapalo sila ng pulis gamit ang isang paddle. Nagtamo ng mga galo sa katawan ang mga biktima. Meron ding mga batang nagsigawan at umiyak dahil sa trauma sa kanilang nakita. Nasa kustudiyan na ng Cebu City Police Office ang pulis na isang korporal. Bukod sa kasong kriminal, maaari rin siyang masibak sa trabaho. Sa ngayon, inihintay na lang ang formal na paghain ng reklamo ng mga biktima para umusad na ang kaso. Pinagpaliwanag na rin ang nanakit na pulis ng kanyang panik at pinitiyak na hindi kukonsintihin ang kanyang ginawa. Nagbabalita at nagseservisyo mula sa FM Radio Cebu, Clark Pasuwit para sa Teleradyo Servisyo at Radyo sa Istrenta. Dagang salamat, Clark Pasuwit, FM Radio Cebu. Headline ngayon! Isa naman ang sugatan matapos bumangga ang float na kalahok sa Pasigarbo sa Sugbo Festival sa limang sasakyan at isang motorsiklo sa Cebu pa rin. Nababalita at nagseservisyo si Annie Perez. Annie. Babalikan natin si Annie. Yes, Jonathan. Okay, Annie, go ahead. Yes, Jonathan, yuping-yupi ang float sa bayan ng Pinamungahan na pauwi na sana sa kanilang lugar mula sa katatapos lang na Pasigarbo sa Sugbo Festival of Festivals. Matapos sumalpok sa limang sasakyan at motorsiklo sa palikong bahagi ng Media 11 sa Toledo City. Ayon sa Toledo City Police, nawala ng preno ang float kaya bumangga ito sa truck na tumama naman sa iba pang mga sasakyan pati na sa motorsiklo. Yupidi ng ibang bahagi ng ilang kotse at sugatan ng isang driver na isinugod kaagad sa ospital. Inihahanda na ang mga kasong reckless imprudence resulting in physical injury at damage to property laban sa driver ng float. Ka-servisyo mo sa Cebu, Annie Perez, para sa Teleradyo Servisyo at Radyo sa Istrenta. Dagang salamat, Annie Perez! Headline ngayon! Sa Nueva Vizcaya, patay ang magkaangkas sa motorsiklo matapos sumalpok sa kasalubong na truck sa Nueva Vizcaya. Nagbabalita at nagseservisyo mula sa Nueva Vizcaya si Haris Julio. Haris! Sa investigasyon ng pulis habang binabaybay ang National Highway sa Barangay Buena Vista, Bambang, ay nag-overtake umano ang motorsiklo pero bumangga sa kasalubong na truck. Tumilapon ng driver at ang angkas ng motorsiklo na nadala pa sa ospital pero idiniklarang dead on arrival. Tumuko naman ang driver ng truck na posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. Samantala, nagkarambola ang tatlong sasakyan kabilang ang minamaneho ng isang pulis sa ginagawang kalsada sa bayan ng Bagabag. Wala naman natamong matinding pinsala ang mga sakay. Pero nagdudulot ng matinding trapiko ang mga ginagawang kalsada kaya payo ng PDRMO habaan ng pasensya ng mga paluwas ng Maynila o pauwi ng Isabela at Cagayana. Mayroon namang alternatibong ruta para sa mga maliliit na sasakyan. Ka-servisyo mo sa Nueva Vizcaya, Haris Julio para sa Teleradyo Servisyo at Radyo sa Istrenta. Dagang salamat! Maraming salamat, Haris Julio! Headline ngayon! Nabawi ng militar ang mga nakatagong armas mula sa nabuwag na rebelding grupo sa Misamis Occidental. Nagbabalita at nagseservisyo mula sa FM Radio Iligan si Jam Nueva. Jam! Yes, Jonathan, kasunod ng pagsuko ng huling tatlong miyembro ng nabuwag na Western Mindanao Regional Party Committee or WMRPC, na-recover ng tropa ng 10th Infantry Stadion Battalion ang bala ng mga baril na nakabaon sa Sitio Basalan, Barangay Lilo, Don Victoriano, Tsongbian, Misamis Occidental.
matapos itong magbigay ng impormasyon ang mga dating rebelde. Sinabi ni Brigadier General Elmer B. Soterio, ang commander ng 102nd Infantry Exon Brigade, na ang matagumpay na operasyong ito ay nagpapadala ng isang malakas na mensahe na ang ating mga sundalo ay mananatiling matatag sa ating paglaban sa terorismo. Kaserbisyo mo sa FM Radio Iligan, Jam Nueva para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Maraming salamat, Jam Nueva, FM Radio Iligan. Headline ngayon! Mga kaserbisyo, patay ang isang lalaki habang dalawa ang sugatan sa pagsabog sa loob ng isang barko sa North Harbor Port sa Tondo, Maynila kahapon. Sa inisyal na investigasyon ng Manila Police District, nagkaroon ng pagsabog sa ikalawang deck ng MV Everwind Star 2 na nakadaong sa Pier 18. Dead on the spot ang pahinante ng barko habang dalawa ang kasama nito ang itinakbo sa ospital dahil sa natamong third degree burns. Iimbestigahan pa ng MPD at Bureau of Fire Protection ang insidente kung saan isa sa tinitingnang sanhi ay ang pagsabog ng LPG. Headline ngayon! Headline Panahon! Mga kaserbisyo, malaking bahagi po ng bansa ang makararanas ng pag-ulan ngayong araw dahil po sa southwest monsoon o habagat. Ayon po sa PAGASA, asahan ng kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa timog at kanlurang bahagi ng Luzon, partikular na sa Mimaropa at Antique. Isolated rain showers at thunderstorms naman ang asahan sa Metro Manila, Bicol Region, Calabar Zone at nalalabing bahagi ng Visayas. Sa showbiz balita, nakalapag na ang Nation's girl group Binnie sa South Korea para dumalo sa Billboard K-Power 100 sa Seoul. Napili ang Binnie ng Billboard Philippines para tumanggap ng Voice of Asia Award. Nakatakda ring ihataw ng 8 miyembro ang kanilang single na Cherry on Top. Kasama rin ang Pinoy supergroup na SB19 sa gagawaran ng Voice of Asia Award at inaabangan na rin ang kanilang Gento Performance. Idaraos ang Billboard K-Power 100 ngayong araw. Headline ngayon! At balikan po natin mga kaserbisyo ang nagaganap na pagdinig ng Senate Subcommittee on Justice and Human Rights, Committee on Women, Children, Family Relations, Gender Equality at Committee on Public Services na dinaluhan po ng kapatid ni dismissed Bamban Mayor Alice Go na si Sheila Go. Subscribe na sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel.